kami syempre kay Rocco na amazed nga kami nung na tapos niya yung masters despite ng puyatan sa tapings, ganun. Dala-dala niya pala yung reviewer. Sabi ko, ang mami pala, kahit matanda na yung anak mo, malaki na yung anak mo. Ganun pa rin yung nervous mo na. Kasi yung magde-defend siya ng thesis, after taping, naka-plus, umaga na natapos. Sabi ko, wow, naka-review kaya yan. Ngayon pa kumaya yung, di ba, yung maalala kaya niya yung mga sasagutin niya doon sa defense, eh, ayun, na naipasa naman niya. Tapos akala ko joke yung cum laude. Pero nakita mo na sa program, ah, totoo, serious. Yung bata pro po ba sila? Parang for him to be this successful both in showbiz and in academics, meron ba in-instill or meron ba talaga kayong discipline? Ayun, of course yun. Sabi ko doon, sa akin nila yung naririnig eh, na huwag mag-settle ng pasado lang. Huwag mag-settle. Huwag kayong ano, na, huwag makontento ng ano, okay-okay lang or pasado lang. Excel. Kaya si Rocco, ayan, once he has the passion to do whatever craft ang ano niya, he always excel. Mapa jiu-jitsu, judo. Laging may nananalo sa mga competitions. Even in Starstruck, nung sabi ko, ay, ano niyan, ang hirap dyan manalo kasi text voting yan eh, di ba? Sabi ko, naku anak, ano, yung kung ano man ang naipon namin, hard-earned yun, di ba? Yung talagang, sabi, hindi mami, I want to win on merits, di ba? And true enough, yung limang competition, umiwi niya limang trophy. Yung mga pan-dance competition, singing, acting, nakuha niya yung mga trophies, yung mga tests, di ba? Meron silang mga competitions. O, tapos yun nga, sabi nung judge na the true winner is kung sino yung nandiyan pa sa industry after ilang years. Na-prove naman niya yun, di ba? So,